Hey, magandang araw po. I'm Efwan Dibara from U.S. Fire Protection. I'm also a member of Special Rescue Force of Zambales. So, ngayong araw po ay for educational purpose, magtuturo po tayo ng basic na tayo. So, bago po tayo magsimula, maging familiar po tayo kung alin po yung ating dominant hand. Since I am a right-handed po, so right hand po ang dominant hand po. Kung kayo naman po ay kaluwete, so left hand po ang dominant hand. Importante pong malaman yun dahil mamaya ay kasama po yun sa ating explanation. Let's start. Parts off rep. Ngayon po, naalam na natin kung anong dominant hand natin. Since ako po ay right-handed, right hand is my dominant hand. So, from my dominant hand to my non-dominant hand, which is yung kaliwa, so po, ito po ay ang tinatawag nating running end. Running end or working end. The end of the rope that is used to tie a knot. So, kung makikita nyo po itong naka-vertical na to, ang tawag po dyan ay standing part. Standing part. Any part between the two ends of rope. At kung sa baba po, the rest ng rope, ang tawag po dyan ay standing end. Standing end. The end of the rope he applies it to that being USO, tie the knot. Okay, next po natin. Ito po ay tinatawag na. Tawag po natin dito ay bite. Bite. A fold in the rope or U-shaped section of rope. Being used in making a knot. So, next po. Tawag po natin dito. Pag naka-cross po siyang ganyan, ang tawag po sa kanya ay loop. Loop. Is a turn in the rope where the lines cross over each other. So, yun po yung kakaiba nila. Ito po, bite. Pag nakakross po, ito ay loop. Kada araw po, hanggang dito lang po muna tayo. Abangan nyo na lang po ang ating mga susunod na tutorials pa. At kung meron po kayong comments and suggestions, mga katanungan, i-drop nyo lang po sa ating pong comment box. Tayo po ay sasagutin natin isa-isa ang inyong pong mga katanungan. At huwag nyo rin pong kalimutan i-like, share at i-follow po ang ating mga videos. Yun lang po. Maraming salamat. Thank you for watching. Like, share, and follow for more.